Ang unang vocals po natin para sa lesson 12 ay ang hima. Hima, na ang ibig sabihin po ay free. Okay, ibig sabihin po niyan is wala po kayong ginagawa. Ibig sabihin po, hindi po kayo busy. Yun po yung hima. Hima po yan po is na-adjective, kaya meron po siyang na nakatabi. Okay po. Next po is isogashi. Isogashi, na ang ibig sabihin po is busy. Okay? So, hima po is free. Busy naman po is isogashi. Next po is chikai. Chikai, na ang ibig sabihin po is near. O kaya naman po, malapit. Next po ay toy. Toy, na ang ibig sabihin naman po nito is far. O kaya naman po, malayo. Next po is hayai. Hayai, na ang ibig sabihin naman po is mabilis. O kaya naman po, pwede po siyang maaga. Next po ay osoy. Osoy na ang ibig sabihin po is slow. O kaya naman po, mabagal. Next po is hitoga ooy. Hitoga ooy na ang ibig sabihin po is many people. Okay? So yung ooy po, ibig sabihin po niyan is madami. Okay? So nilagay po niya dyan, hito, yan po kasi yung tao po. Then ga is ooy. Ibig sabihin kung ano yung madami, ilalagay niyo po siya sa particle ga. Next po is hitoga sukunai. Hitoga sukunai, ang ibig sabihin po is few people or kakaunti po. Ooy, madami po. Sukunai, yan naman po is kakaunti. Parehas lang po sila na particle ga po dito po sa vocabs po natin. Next po is atatakai. Atatakai, na ang ibig sabihin po is warm. Ibig sabihin po, hindi po malamig, hindi din po mainit. Katamtaman lang po. Next po is suzushi. Suzushi, na ang ibig sabihin po is cool. Okay? Ngayon, meron po tayong cool at meron po tayong samui. Ang samui po is malamig po. Okay? Ang suzushi naman po, yan po is yung presko. Ibig sabihin po, malamig po siya pero yung presko po, kapag na mas namin yung pong samui, samui po is malamig po na hindi nyo po kaya. Ganun po yan. Okay? Next po is amay. Amay, na ang ibig sabihin po is sweet. Okay? Matamis po. Next po is karay. Karay, na ang ibig sabihin po is spicy or hot. Ibig sabihin po niyan is maanghang. Next po is tanoshi. Tanoshi, na ang ibig sabihin po is enjoyable. Next po is wakai. Wakai, na ang ibig sabihin po is young or bata po. Next po is kohiga-i. Next po, kohiga-i. Ibig sabihin po niyan is fervor copy. Okay po. Yan po yan kapag tinatanong po kayo kung anong gusto mo. Sasabihin mo lang po, kunwari is green tea. Ja, ocha ga i. Mas prefer ko po yung green tea. Okay? Next po is tenki. Tenki na ang ibig sabihin po is weather. Okay? Weather po, pwede rin po siyang fine weather. Kyo wa tenki des. Ibig sabihin po ngayon ay fine weather. Or pwede rin po siyang weather na ang ibig sabihin po is yung po yung category po ng lahat po ng weather. Next po is ame. Ame, na ang ibig sabihin po is rain. Yan po is ulan. Next po is yuki. Yuki po, yan naman po is snow. Next po is kumori. Next po ay kumori. Kumori, yan po is cloudy or maulap po. Next po is yasumi. Yasumi, na ang ibig sabihin po is holiday. Pwede rin po naman siyang absent. Next po is ryoko. Next po, ryoko. Ryoko na ang ibig sabihin po is trip, tour, or kaya naman po travel. Next po ay party. Party na ang ibig sabihin po is party. Next po is mise. Mise na ang ibig sabihin po is store. Next po is kurasu. Kurasu na ang ibig sabihin po is a class. Next po is dochira. Dochira na ang ibig sabihin po is which. Okay? So, meron na rin po kayong which dati, yun po is yung dore. Okay? Ito pong dochira po dito, gagamitin po siya sa pattern po dito sa lesson 12 po. Yung dochira po yan is mamimili po kayo sa dalawa po kung alin po doon. Malalaman nyo po siya dito po sa pattern po sa lesson 12. Next po is dochira mo. Dochira mo na ang ibig sabihin po is both. Okay? So, yan po, yung dochira mo pong yan, ginagamit po yan pang sagot po dito po sa pattern po sa lesson 12. Next po is ichibang. Ichibang na ang ibig sabihin po is number 1. O kaya naman po, most. Ibig sabihin, pinaka. Next po is totemo. Totemo na ang ibig sabihin po is very. Okay? Or sobra.
para po siyang taihin. Kaya rin yung taihin po, ginagamit po siya para naman po sa mga adjective. Totem po kahit po saan, pwede po siya. Next po is, zutto. Zutto, ang ibig sabihin po is, far. O kaya, far, much. Ibig sabihin, mas. Yun po ang ibig sabihin niya. Next po is, demo. Demo, ang ibig sabihin po is, but. Okay? So, yung but pong yan, parang ang gamit po niya is katulad din po nung saga. Okay po? Yung pong demo pong yan is kapag may sentence 1, demo, then sentence 2. Ganun po siya. Next po is, tadaima. Tadaima, ang ibig sabihin po is, I'm home. Okay? Yung tadaima pong yan, sinasabi po yan pag umuwi po kayo sa bahay po ninyo. Okay? Kunwari, galing ka po sa school, umuwi ka po sa bahay mo, sabihin po, kaya sa dorm po ninyo, sabihin nyo, tadaima. Ganun po yan. Next po is, okairi nasai. Okairi nasai, nang ibig sabihin is, welcome home. Okay? Halimbawa po, yung kapatid mo po umuwi po sa bahay niyo, sabi niya is, tadaima. Ang reply niyo po dun is, yun po is, okairi nasai. Pwede po siyang okairi lang, tatanggalin niyo na po si nasai. Tadaima, okairi, pwede na po yung ganun. Next po is, tsukaremashita. Tsukaremashita, nang ibig sabihin po is, I'm tired. Tsukaremashita po yan po is, ibig sabihin po niya is, pagod. Okay po. So ngayon, sa lesson 12 po na to, ang kailangan nyo po i-memorize dito is yung adjective po. Kasi yung pong pattern pong ito is tungkol po lahat sa adjective po. Then, syempre, tandaan po din nyo yung tinuro ko po sa lesson 8 po, yung kung paano po mag-past tense po or past negative din po ng i-adjective po, saka po ng na-adjective po. Kasi dun po magpo-focus po dito sa lesson 12.